Actually, ang sinabi ko sa ating Secretary Abalos and the PNP is to now make an examination kagaya yung ating ginagawa kapag darating ang eleksyon kung saan ang hotspot. Sabi ko gawin niyo ulit ngayon bago don't think of the election first. But think kung ano yung mga hotspot na mainit na mga lugar at tignan natin. Ang usual naman talaga na dapat gawin diyan ay hanapin yung illegal firearms. Basta't walang illegal, basta makakaunti ang illegal firearms, kakaunti yung ganyang klaseng krimen. Yan yung mga private army na ganyan, kailangan talagang dismantle lahat yan. So that's what we have asked them to do. So far, maganda naman ang nagiging investigation. Marami silang nakukuha ang information. Mabilis naman ang paghuli sa ating mga suspect. Sa ngayon, meron pa rin tayo in hot pursuit. Kasi meron, basta't sinara nila yung area. And they are conducting what is referred to as a dragnet. Kung saan talaga dahan-dahan, kung meron pa, ay iniipit sa isang lugar. So that's what's happening now. Again, the killing of Governor Degamo is entirely unacceptable, and it will not stand. It will this cannot go unpunished.